Hello, hello, hello everyone, and welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Miss my boyfriend, Mr. Marlon. So, ayan, ngayon is pupunta po kami ngayon sa kanila and titingnan natin kung gaano kalayo ang kanilang bahay mula dito sa barrio punta sa kanila. So ngayon is alas 4 na ng hapon and titingnan natin mamaya kung anong hitsura ng aming dadaanan kasi it's been a year na bago ako nakapunta dito kasi yung last pupunta is January pa no 2021 pa yung last na aking punta rito. So ayan, may nagbago naman sa daan pero sa tingin ko is para maputik pa rin yung daanan. So tingnan natin guys kung gaano ba kalayo yung papunta sa kanila. So ayan, abang-abang. Yo-yo po ang tang palagni. Ayan po. Palagni ma. So, dapat kahit log post noon na ang yung pack, which is dapat smile pa rin ganyan. Kapagod. Ayan. Tingnan nyo yung daan. Wala gani. Unti-unti nang dumidilim. Kaya binibilis-bilisan namin yung aming mga log. And ore raka na. Agad ni. Kano na bot? Subong lang. Ha? Subong lang. Kon ano do? Ngon karan. Oi pa, tamba pa ko ay. Di kasi lilo man. Sa tabarbara. Oh. Sunod na farmasin mo. Oi. Yan, tingnan nyo naman yung daanan namin. Kung hindi ka sanay na maglakad ng ganitong daanan, hindi pwede ka madulas o matumba. Ayan. Ayan, o tingnan mo. Oops, 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 oops. Ako din pala, akala ko sanay ako. Ah, napakapagod. Baby! Oh, ayan. Ang gwapo ng baby ko. Kung hindi lang talaga ito gwapo, siguro hindi ko ito susundan dito. Pero paano? Nainlove ako sa mukong to. Kaya ayan. Kahit maputik ang daan, lahat ay susugal. Mabasa lang. Ayan, tingnan. Tingnan ka naman. Hintayin mo naman ako, baby. And, ang gwapo talaga ng baby ko. Kaya ko rin tingnan mo. Where? So, ayan. Tingnan nyo naman yung daanan namin. Oh. Napaka putik.
Oh my kid. No, no. Mahapdi. Yung mga dahon na sumasaya sa iyong katawan. Napakakape. Alam mo yung cutting gusto mo na kurutin sa sobrang kate. At yung paa mong bagong linis. Ayan. Paayan. Ganda tingnan, di ba? Pero at least effort. So, actually, pangatlong beses ko na itong napunta dito. Pero hindi ko talaga memoryado kung saan kami patungo, saan kami dadaan. Kasi, o tingnan mo naman yan. Ang daming daan. Nakakapagod. Yung hingal ko talaga ay parang ubos na ang hangin sa buong katawan ko. Pero laban pa rin. Laban pa sa ekonomiya. Papunta na po kami. Tingnan mo kung gano'ng kalawak yung banana plantation nila. Ayan. Muntik na ako mahulog. Ha? Napakapagod. Kasi ang sikip-sikip na ng daanan namin. Pero still, lumalaban. So, ayan. Pagmasdan po natin ang kapaligiran, charot. Kung dinadeclare nila na mag-face-to-face na dito sa kanilang lugar, syempre, babalik na naman yung panahon na araw-araw ang mga mamamayan na dito na nakatira is tiyan. Papunta at pauwi. Napakalayo ng kanilang dinadaanan. At saka ang masama is hindi naman yung masama. Walang permanenteng daan. Yan, napakaputi. So, napakakawawa naman yung mga batang mag-aaral ng elementary at saka secondary. Kasi nga, wala pa yung pinangako nilang daan na gagawin dito sa kanila. So, ayan. Hanggang ngayon is drawing pa rin. Hindi pa nakukulayan. Pero yung mga tao ay hindi pa rin nawawala ng pag-asa na mabigyan sila dito ng konkretong daan mula sa government. Kasi nga, napakahirap. Lalo na sa pag-travel ng kanilang mga produkto, gaya ng saging, at saka, ito, mga kahoy. Kung iisipin natin yan, yung mga saging na yan, mula dito, papunta sa barrio is, pagdating doon is nabubulok na minsan yung saging. Kaya hindi na binibili. Kaya nasasayang lang. Pero kung may daan sila, syempre yung exchanging of goods is napakadali na. So,
infrastructure is very important, no, dito sa kanilang lugar kasi nga may mga produkto rin silang dinadala sa barrio. At saka siguro less pagod kapag may konkretong daan kaysa dito. Kasi nga, pwede mo madaanan yung sobrang putik, yung maraming kahoy, may mga matutulis na bagay, pero lumalaban pa rin. Siguro sanay na mga tao dito, pero kung baguhan ka, napakahirap. Ayan. Tingnan mo yung daan namin. Papaakyat na naman para kaming nag mountain climbing. Napakahirap. Napakapagod. Ayan. Kung tutuusin, walang-wala rito yung binagsor. Yung binansagan na binagsor sa Binahanan, Agusan del Sur, at yung Agsorsor, Mount Diwata. Walang-wala kayo dito sa Veruela. Oh, ayan. Parang tanaw na namin yung ulap sa sobrang layo ng aming pinuntahan, pero hindi pa rin kami nakakarating. Hindi pa nga kami anong tawag doon? Hindi pa kami nangalahati sa aming dadaanan. Napakalayo na ng aming pinuntahan. So, ayan. Ganyan talaga yung dulot ng pag-ibig. Kahit nga sobrang hirap na, pero still I am striving. You know, we are striving to continue with this kind of road trip, field trip, mountain climbing. So ayan, bababa na naman po kami. And it was so dangerous for me to walk with this kind of muntik na akong madulas. So ayan, bye bye guys, babalik na ako mamaya kasi yung pawis ko nahuhulog na talaga siya sa buong katawan ko. Ayan, bye. So ayan, struggling is the key. Hindi na namin alam kung saan kami patungo. Aray. Pa, mura man tagdili anad, uy. Kung sino mang presidente ang makapagbibigay ng daan dito, ay siya yung mananalo. Charot. Ayan. Yung inakala mo na malapit na, pero malayo pa, ha? Siguro, may kalahati na lang. Pagod. Struggle yarn. Banana plantation. Ayan. Veruela branch. So, the main product of this area is banana and falcata pons. Oh, kasi nga bundok. Kaya, ito lang siguro yung nakakapag-survive ng napakahabang panahon compared to other products or goods na pwedeng iprodukto dito sa napakalayong lugar. So, ayan. May makikita tayong mga bahay, pero hindi talaga yung marami. Pero still, may makikita pa rin tayong mga bahay. So, ayan. Salamat sa government kasi na mayroon ng kuryente dito.
At hindi na masyadong malungkot ang lugar kasi nga mayroon ng mga TV at saka radio na nagbibigay uso ng ingay sa bahay. Hindi lang yung bunganga ng mga marites ang maingay, kundi may mga gadget na. But still, ang lugar na ito is napakaganda. Yun talagang kung gusto mong mawala ang stress, pwede ka dito. Ayan, masusurvive ka dito sa kanilang lugar. Ako. Ouch. So ayan, pero kung anak mayaman ka, hindi ka nababagay dito po. Mas bagay ka sa syudad, wag ka dito sa bundok. Hindi ka dito mabubuhay po. Mamamatay ka dito sa sobrang pagod. So hello everyone. Para nakikita na namin yung bubong ng kanilang bahay, and finally yung pagod na bumabalot sa aking katawan is parang unti-unti nang wakas. Kasi nga malapit na kami. So ayan, baby. Ouch. Napakahirap. But still. So, ayan po. Malapit na po kami. And finally. Kunting-kunti na lang. At nararamdaman ko na ang simoy ng magandang hangin. So, booms. I have a question for you. So, how do you feel na finally naka-uwi ka na? Happy. What is your answer? Happy. Happy lang? Yes, kapoy. Kapoy. So, ayan. So, pagod talaga, no? Tired, but still satisfied. Kasi nga, finally, makikita na niya ang kanyang family sa kanilang bahay. So, ayan, guys. Malapit na kami. So, ayan. We are here. Oh, nagbaba ito. Nagko. And, tingnan mo naman yung sunset. Oh. Hello, sunset. Ayan. Parang kitang-kita mo na yung langit. Pero may mataas pang bahagi dyan po. So, dyan po ang kanilang rock shed. So, how do you feel again? Are you Kapoy. Feeling tired? Oh my God. Kapoy. Parang hindi naman sanay sa kanilang bahay. Yung may pagod pa ako, hindi ako pagod. So, halata naman, diba? Oh, kahit pa paano, dapat fresh pa rin tayo. Kahit gaano kalayo, dapat laban din at dapat maganda pa rin. Satisfying! So we're home! So thank you so much everyone for watching my video. I hope you like it. Please subscribe and hit the notification bell para ma-update kita sa mga susunod ko mga videos. And then like, share, and comment. So miss, we love you. So kawai kawai. Bye. So, ito why. So, ayan.